Gago. Points natin dyan. It's another Friday, mga kaibigan. So, as usual, as expected, pag Friday, matik. Friday boys tayo dyan, ano? Powered by Tutok Cycling. Alright, so, hindi na natin papatagalin pa. Kahit matagal-tagal ang ating, anong tawag dito? Neutral. Eh, ganyan talaga. Okay? So, andito tayo ngayon sa pader, dito sa Clark. Friday Boys by Tutok Cycling, alright? So, for the first time, meron tayong KOM stage. Yun yung second lap. Magkatawan sila dun sa, ano, dun sa pinakatoktok. Dun sa pinakatoktok. May extra pa premium yon by Tutok, no? Tapos 4 laps tayo.
So, ang total na oras ng karerang ito ay 1 hour 15 minutes. So, kung gaano haba yung karera natin, ganun din kahaba yung aking voiceover, no? So, maraming salamat sa inyong pagsuporta dito sa Montong TV. Dahil dyan, lalo akong ginaganahan na magtrabaho ng mausay para sa vlogginings natin, alright? So, ito, nagulat kami ni Boss Jobo kanina kasi napakadaming tao. Hindi naman napakadami, pero for the Friday Boys, yung ganitong, anong tawag, yung ganitong klase ng ride, madami na to para sa amin kasi expect namin dati yung kami-kami lang. Ngayon, meron ng mga ibang rider dito na hindi pa namin ganun ka-close pero nakikisama na. Well, ngayon talaga is the cycling community, yo. So, maraming salamat sa lahat ng sumasama. Ayan, oh, binubuli nila si Borgi. Ayan, oh. Ano kasi ginagawa niya? Hindi ko nasasabihin. Basta si Borgi kasi napakadaming pinsan niyan, no? So, hanggang dun na lang ako. Uy, bumabani-bani ako. So, ayun. This is the neutral zone ng ano natin. Ay, neutral lap pala. So, ang ruta natin dito, mga kamontong natin, from Aqua Planet, bababa tayo ng pader, tapos pupunta tayo Lollipop, iikot tayo doon, tapos aakyat ulit ng pader. Plug down natin, kapasok ng pader pag-aon. Tapos, edi aon hanggang Aqua Planet. Aqua Planet, tapos bababa na naman, tapos Lollipop. Karating na Lollipop, papasok na naman ng pader. Pagkapasok ng pader, second lap yon, yun yung ano, yun yung KOM stage, no? So bali magbabanatan sila doon para makuha yung KOM ano, basta KOM, yun na yun, naiintindihan yun na yun. So ayan, andyan si ano, si breakaway artist, oh, Mr. Ryan Garanza. Tapos nandun sa kabila si ano, si Mighty Mouse. Naku, Mighty Mouse, tiktokerist yan si Mighty Mouse. Ngayon, no, ano pa ba? So, oo nga pala, no, gusto ko lang i-announce. Kasi, kung aware kayo about dun sa PBA na kaganapan ngayon sa AUF, yung tutok shop kasi, nandun siya malapit sa AUF. So, yung mga pumunta ng shop, wag muna kayong dadaan dun sa usual na daan. Dumaan kayo dun sa side gate ng AUF main campus, no. Tapos yung usan madaming bilihan ng pagkain. Tapos doon na lang kayo dumaan papunta sa shop mismo. Kasi sarado yung daan kung saan talaga dumadaan yung mga papasok, no. So naiintindihan niyo 'yon. No, o magigi-selfie tayo sandali dito. Magigi-selfie tayo kay Mr. Jobu sandali. So ayan, habang nagigi-picture tayo, gusto ko lang i-acknowledge yung sumpa ng Team Conan na napasa sa seed composites kanina. No, Mr. Kido and Mr. Piolo. Naplatan yung dalawa nating malalakas ng ano, ng nasa seed. So, dati yung mga malalakas na nasa Conan, yun yung naplatan. Ngayon sa seed naman, ay nako, the sumpa is real. Alright? So, bali, ano pa ba? Nasabi ko na yung sa tutok shop, nasabi ko na rin yung sumpa. Ano ba yung kailangan ko sabihin? Ano pa ba? Wala na talos eh. Oo nga pala, no? Ito pa. Bukod sa tumatanggap si Montong TV ng custom socks, kasi diba, na-wear kayo yung ano natin, yung merch natin, yung custom socks na Montong socks. Tumatanggap din ako ng Team Socks. Na kunwari, yung sa ano, yung sa, anong tawag dito? Yung sa, yung kila Sir Dandex, yung mga Trankista, ako yung gumawa nun. So, kung gusto nyo magpagawa ng Team Socks, PM nyo lang ako. Pero ngayon kasi, tumatanggap na rin ako ng custom jersey. So, sa custom jersey natin, minimum natin is 10 set. Alright? So, madami tayong choices ng fabrics. So, i-DM nyo na lang ako sa Facebook o kaya sa Instagram. Nandiyan naman sa baba yung aking mga social media accounts. I-message nyo na lang ako para sakali man. Basta minimum natin, 10. Alright?
So, madami tayong fabrics na pwedeng pagpilian. Tapos, choice nyo rin kung pantaas lang or pantaas yan pambaba na bib or pantaas yan pambaba na cycling shorts lang. Alright, so, yung presyo ng jersey na yan, magbabaryan sa materials kasi madami nga tayong choices ng fabrics. Alright, so, ayun, na-announce ko na yung sa jersey, yung sa shop, tapos susumpa, ano ba ba? Ano ba bang hindi natin na-announce na kailangan natin i-announce? So far, yun lang naiisip kong kailangan pa natin i-announce eh. Pero, I would also take the opportunity para magpasalamat sa atin 2,408 subscribers as of the moment. Maraming salamat sa inyong lahat, mga ka-montoinks. And isa pa. Special shoutout nga pala kay Mar TV, kay Gerald Maglalang, at saka kay ano kasing pangalan nito? Yung vlogger na nakasabay namin sa DRT. Nakalimutan ko yun eh. Ay, si Boss Epoy. Shoutout kay Boss Epoy. Ayan, mga kaibigan, ano. Yung mga taga Bulacan, meron din kayong vlogger dyan, si Boss Epoy. Check it out nyo na sa YouTube, no. Okay, so, maraming salamat sa inyong lahat. No, i-remind ko lang yung mga montong bags, yung mga montong socks, available pa rin yan. Message nyo lang ako. Ito, nandiyan yung mga ka-montoings natin. So, neutral lap tayo ngayon. Pababa tayo ng derpa. So, ganyan-ganyan lang tayo. Ano lang? Riding-riding lang. Takbong pogi. Takbong chismisan. Chismis pace, kumbaga. Ito yung pinaka-masarap na pacing talaga eh. Kasi, ito yung pace na kaya ko sabayan. Kaya, dito ako nasasarapan. So, na-overwhelm talaga kami ni Boss Chan dito sa mga players na pumunta dito kanina. Ang dami eh. Hindi namin expect na ganyan eh. Anyway. So, ayan. Wait lang. May sasabihin niya ata si Boss Chan eh. Okay, so narinig nyo yung mensahe ni Mr. Chan Chan Estacio, yung owner, founder, and boss ng Tutok Cycling, no? Ayun, ako din, si Montong TV, taus pusong nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa ating munting vloginings. Kahit ano, kahit hindi tayo ganun kagaling mag-vlog, ang importante mahalaga nakukunan ko ng maayos at mahusay ang ating mga aksyon at dramang nagaganap dito lamang sa Montong TV. Alright, so wala tayong wala tayong backride ngayon, walang maingay, no? Kasi yung backride natin na manipis na empleyado ng Tutok, napakaingay. Yung namang backride natin na malapad na empleyado ng Tutok, napakalikot, tapos napakaasim pa. Alang niya. So, ngayon, wala tayong backride. Chill-chill si Montong, no? Napaka safe-safe niya ngayon. Safe-safe. Ultra-safe siya ngayon. Ultra-safe, tapos fast pa kasi wala tayong extra baggage sa likod, no?
Ayan o, si Guido. Si Guido, isumpa. Tinatapoy isumpa. Oh, sumpa. Layuan mo daw si Guido. Oh, sumpa. Naku, sumpa. So, ayan, no. Neutral pa rin tayo ngayon. Nandito pa rin tayo sa, ano, nandito tayo sa harap ng Speedway. And then in a short minute, pupunta tayo dun sa Lollipop. Tapos doon tayo iikot. Si Byron inaantok pa. Doon tayo iikot sa Lollipop. Tapos pabalik tayo ng pader. Ganon. Ayun, si Kido pinipitik-pitik yung gulong. Kasi ano siya eh. Ano tawag dito? Kabado siya sa gulong niya. Kasi baka sumingaw, no? Yun o, yun o. Sinusubok-subukan niya. Anyways, so hanggang dito muna ako magbo-voiceover para sa ating neutral lap kasi nagre-reserve ako kasi meron pa tayong more than 1 hour of race, no? So pagbigyan nyo muna ako magpahinga dito sa ating neutral lap, alright?
Alright, mga kamon mong natin dyan, ano? Papasok na tayo ng pader. Plug down na E2. Plug down na E2, mga kaibigan. So, waiting for the first banat na tayo ngayon. Only here at Friday Boys by Tuto Cycling. Brought to you by Montong TV by yours truly, LM Montemayor. Tuto Cycling ko. Strelitzia, Sticky's PH, at saka Cloudwish Vape Solutions. Alright? So, waiting tayo sa unang banat. Wala tayong time limit dito. Basta banat kung banat, buga kung buga, tutok kung tutok. Ano? So, o yan, no? Tumutulin na pa unti-unti ang ating pacing. 16 minutes. No, 17 minutes on the clock tayo ngayon. Papa, overtaking lang natin yung dump truck doon. Tapos tumutulin na ang ating bitbitan, mga kaibigan, mga pakakaluguran, no? Nakikita nyo naman, nagkakapilahan na. And there you go, Kido Pangan, tumutulin sa gawing kaliwa ng ating mga riders. And Mr. Harold Galang on that follow-up check to Kido Pangan, mga kaibigan. Napapansin nyo sa bawat mga laro natin, si Harold Galang palaging nakabantay kay Kido Pangan, mga kaibigan. Ito na nata ang magkakambal sa ating team. Kido Pangan sa seed and Harold Galang sa ating team Conan, alright? So, tumutulin ang ating pacing, no? Kung inyo nakikita, as you can see, mga kaibigan, mga pakakaluguran. There you go, dalawang rider natin na nandito. Nasusundan ni Mr. Ryan and then si Warren Pare. Piolo Lugto on that another banat sa gawing kaliwa ng ating mga riders. Pumapangatlo ngayon sa pwesto 1. Unang-una dito si Ryan Caranza followed by Warren Pare and then si Piolo Lugto, mga kaibigan, ano? So, tumataas ang pacing as you can see, kung inyo nakikita. Tatlong rider ang nagtatangkang kumawala dito sa ating grupo pero nasusundan pa rin ng ating grupo talaga. So, si Piolo Lugto ay nasusundan ng kanyang mga teammates na si Guido Pangan at si Borgi Hagabagabagbag. Napakadaming pinsan. Alright, so sino ang sumusunod? I can see American Classic Wheelset. If I'm not mistaken, that is Mr. Harold Galang. Yung kasing American Classic na wheelset na yan, galing yan kay Guido. So, palagay ko yung wheelset ni Guido, inaabol pa rin si Guido, yung owner talaga, no? Naman, napaka-loyal ng wheelset. Anyway, tumatangkang kumawala itong ating kapitan ng Seed Composites, ano? And then, pero hindi pa rin nakakaano talaga. Boom, manat sa gawing kanan, mga kaibigan. Guido Pangan, inaabol na naman ni Harold Galang. And then, tumatayo itong si Warren Pare at si Piolo Lugto. So, now we have 5-man leaders dito sa ating laban, mga kaibigan. In the specific order, that's John Kevin Ogin followed by Kido Pangan and then Warren Pare and then the other two. Eto, boom breakaway na, mga kaibigan. John Kevin Ogin, ayan, oh, ng ating rider na inspirado. May label na kaya itong si John Kevin Ogin kay Vanessa? Wala na tayong update sa kanilang dalawa pero importante, mahalaga, bume-breakaway to si John Kevin Ogin, mga kaibigan. Inubos ko ang kanyang pangalan kasi wala akong alam sabihin. Sabi niya dito, nagpapaabol lang daw siya pero hindi siya inaabol, sayang. Ito, mga kaibigan, ang ating unang breakaway na solo. Solo breakaway, Mr. John Kevin Ogin riding that not MOB road bike. So ayan, nakikita nyo ang kanyang sikat. Napakabilog, mga kaibigan, mga pakakaluguran nating nandyan, mga kaibigan, mga nanonood, ano? Andito lang tayo sa Clark, dito sa may, dito sa tinatawag na pader. Ayan, tumatayo tayo si Mr. John Kevin Ogin, no? Tumatayo tayo. And then, minimaintain niyang sipa na bilog na yan. Bilog na bilog, mga kaibigan. Dito sa ating side mirror, wala pa tayong gaanong natatanaw na pagbabanta galing sa ating peloton. Pero eto palagi ang tanong sa bawat breakaway, no? Will he be able to maintain the gap between himself and the group? Sadly, hindi. Kasi nakikita natin sa side mirror, nandyan na sila. Oh. Sino ang? Ayan, si Piolo Lugto lumabas sa gawing kaliwa followed by Borgi Ababag. And then, who's next? That's Harold Galang, mga kaibigan. And then, Kido Pangan, Warren Pare, and then, Jansen Briones. Alright. So, ano pa bang aksyon na nagagawa dito? Tignan nga natin.
tignan natin yung mga nangyayari dito, mga kaibigan, mga pakakaluguran. O, tignan natin yung na-action na nagaganap dito. Pio Lulugtu, and then si Jan Kevin Ogin, andito na napag-iiwanan. And then si, sino pa? Ayan lang. Ayan lang, o, diba? Ganyan-ganyan lang talaga. Pero, wala. As of the moment, wala pa tayo na, wala pang banatan na nagaganap dito. Sadyang ganyan-ganyanan lang talaga tayo. Nagkakabilugan pa lang ng sipaan. So, ayun, bumanat sa gawing kaliwa mga kaibigan si Mr. Kido Pangan. Chinek na naman ni Mr. Harold Galang. Pero sa likod ni Harold Galang, there you go, Mr. Pio Lulugtu. Bumubuntot pero hindi nakadikit ganun katulin. Pero eto, Harold Galang. Power, power, power. Sige pa. Power pa. Hanggang maabol itong kanyang inaabol na si Kido Pangan mga kaibigan, mga pakakaluguran, ano? Ganyan-ganyan lang talaga tayo. Inaman. Yay, Diyos mio, Marimar. Ay, ay, ay. Okay, nakikita nyo. Ganyan-ganyan lang tayo. Oh, still, Warren Pare on the lead, followed by Kido Pangan, and then Harold Galang, and then Mr. Ray the Cyclist. Oh, check it out nyo na lang mga kaibigan, oh. Ito yung ating mga peloton. Ganyan-ganyan lang. Meron tayong isang breakaway dito nga pala mga kaibigan. Ito, tama ba? Breakaway ba to? Oo ata, breakaway nga to. Hindi natin napansin kanina pero ayan o. Ito yung breakaway natin talaga. Sadyang napakatulin ng mga riders na nandito. Eh, ganyan-ganyan lang. Ganon-ganon lang. O, diba? Tapos, tapos na. Wala na. Finish na. Joke lang. One lap pa yan. Three laps to go. Three laps to go mga kaibigan nating montong dyan. Ahabulin natin yung breakaway. Abang inahabol natin yung breakaway, panigurado yung peloton umahabol din. Diba? O, umahabol. Tapos, tapos na. Joke lang. O, may mga, ay si Sean no? Sean Maslam o, oh, you know. Joke lang siyan, no? Joke lang, no? Siyan, joke lang, no? Abulin natin yung breakaway mga kaibigan dito tayo. Pababa na tayo niya ng father in a few minutes. Tingnan natin kung paano. Tingnan natin kung paano ang magiging laro dito. In a short while, adyan ang ating mga riders. And then yung mga makakasalubong natin, yung iba, nandyan din. Yung mga napag-iwanan ng peloton. Eh, kasama pa rin naman sila sa Friday, boys. Mga tropa pa rin natin dyan. Kasi in one community, magkakaibigan tayo lahat. Kahit hindi tayo magkakakilala by names. Alright. 25 minutes on the clock tayo ngayon. Ang haba ng karulira na to. Borgia babag on that lead for the chase, mga kaibigan. It's a four-man chase for that breakaway, mga kaibigan. And then the moment na mahabol ito, magiging 5-man breakaway. Pero ang tanong, ang solo breakaway ba natin makakadikit sa ating 4-man chase? Tingnan natin. Makakadikit ba siya? Makakadikit ba? Mukhang hindi ah. Pero nakadikit yata. Nakakadikit yata. Ay, nakadikit nga. Nakadikit mga kaibigan. So there you go. It's a 5-man breakaway na tayo ngayon mga kaibigan dito. Pababa tayo ng pader. Nagkakabit-bitan ng napakatulin ng ating 5 riders na pababa dito sa pader. And then going back to Lollipop. Alright. Pio Lulugtu on that another attempt dito sa gawing kanan, followed by another rider sa left, right, and then another right, another right. Nakikita nyo napakatuloy ng mga riders natin, another right, and then ilang pa ba? Wala pa ba? Another left and right. Okay. Okay, another left. Another left. Wala na, wala na. Isa pa. Wala na, isa pa, left, isa pa, right. Oh, another right. Nab-nab, oh. Isinab na batang bubulo, oh. Batang bubulo.
Okay, mga kaibigan, mga pakakaluguran natin na nandiyan. Meron tayong leader dito, mga kaibigan. Nakikita nyo, napakatining ng kanya sipa. Very, very heavy pedal strokes. Pero napakatulin din. Nagko-compensate ang kanyang napakabigat na sipa sa napakatulis na banat na nandito. And then, nagpapapalit na ba siya? In a short while, oo, papalitan na siya, mga kaibigan, na dito sa ating harapan. And then, so, ano susunod? Wala na ba? Opya. Oh, yeah. Oh, si Borgio. Oh, may aero-aero si Borgio. Ih, naman. Ih, oh, yuko-yuko. Ih, naman, payuko-yuko. Tingnan mo si Borgio. Naka-cycling shorts lang siya, pero mukha siya naka-cycling pants, oh. Nag-iisang kulay na lang yung paa niya, tsaka yung shorts niya. Ih, naman. Ih. So, ano pa? Ano pang ano dito? So, ayan, ganyan lang naman talaga. Pababa lang tayo kasi dito, kaya matulin tayo lahat, eh. Pero may mga nagtatangkang lumabas dito sa ating grupo. Ganun na nga. Ganyan tayo sa karera natin. O, papahinga muna ulit yung Boy Zuby Rings natin. Habang nagkakaano sila. Habang dito sila sa part na matulin kasi pababa. Sige. Panoorin nyo muna yung action at drama na nagaganap dito, no? Ganyan lang yan. Ganyan lang yan. Napakasibling pinapanood, diba? Pero mahirap dyan. Kasi malakas pa rin ang headwind, tapos madaming naglalaro. Hindi ganyan-ganyan lang. So going back to the race, mga kaibigan, Harold Galang yumuyo ko pa, aero-aero din, oh. Sino ba yung nasa harapan natin? Hindi natin masyado nakikita, eh. Pero check it out natin. Opya. Opya. Mm-hmm. Sige nga. Sige nga. Johnson Briones on the lead, followed by, changed by Piolo Lugtu, and then followed by Kido Fangan, Harold Galang. Ganyan-ganyanan. Oho, 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 oho. Ayy, sige pa, banat na, banat kong banat, buga kong buga. Sabi nga nila, wag puro tutok, banat din. Kaya, lahat sila dito nagkakabanatan. Kaya, ganyan-ganyan lang naman tayo. Warren pare, nandito sa ating likuran. Followed by Ban Ban. Sino pa? Si Janssen, no? Bumabanat sa gawing kanan ni Piolo. Oh, nagagap na naman. Between the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 7 man. Breakaway na to. Na ilang segundo lang ang lamang. Si Byron naman. Si Byron kasi. Yan si Piolo Lugtu version 2, no? Ayan, no? Pakakatignan nyo kasi sila. Magkamukha sila. Pinagkaiba lang talaga nila is yung bike. Ganun lang sila. Oh. Nagkakabanatan na naman, mga kaibigan, dito sa harapan ng Speedway. Ganyan-ganyan lang tayo. Alright, 30 minutes on the clock. Grabe, another more than 30 minutes pa to go. Ay, naku po. Bali, ganyan-ganyan lang ang nangyayari dito. Si Sandig, oh, nandito si Sandig sa gawin likuran, no? Minsan napapaisip ako, sino kayang mas malakas? Si Sandig o si Lim? Si Mighty Mouse? Meron tayong nakaagwa dito. Sino itong tatlong to? Oh, nakikita niyo yung mga riders natin, nakagawa sila ng gap. Tanong na naman, will they be able to maintain the gap between themselves and the group? Yes or no? Kung yes, talpak na. Kung no, edi talpak na rin. Kung ayaw nyo tumalpak, edi don't. O lumiko pa ka na, mga kaibigan, back to the lollipop. And then going to take a turn, going back sa ating berpa. Nakikita nyo yung mga kaibigan nating montong. Saktong-sakto lang silang umiikot dyan, oh. Ano? Mm-hmm. Ganon-ganon lang. Mr. Tristan, no? Ih, lumukbak, oh. Lukbak, oh. Ih, si Boston, no? Batang bubulo. Kido pa nga, no?
ano din to eh, co-leader to ng Balang Bubulo eh. Na si Byron, no? Piolo version 2. Yee naman. Mighty Mouse, mga kaibigan, gumagawa ng galaw. Hindi natin alam kung anong balak ni Mighty Mouse. Balak ba niyang kumuha ng ano, ng KOM? O magpa-first ba siya? Second, third? Hindi ko din alam. Importante malaga safe ang lahat ng riders na nandito. Sino yun nandito sa ating side mirror? Sino yun? Easy Jobu, mga kaibigan, oh, naka super team. Eh, tapos si Sean Sandigo, nakikita yun, remarimati si Sandigo. Napaka. Nagkakarimati yan din sa gawing harapan, mga kaibigan. Sino ang nasa harapan? Piolo Lug 2, tapos si Warren Pare. Si Guido Pang ang lumalabas dito sa gawing kaliwa ng ating mga riders sa kanan ni Montong TV. So, this lap, ito yung race para sa KOM stage to. So may special prize. Special pa premyo sa ating KOM stage. This is the second lap of the race, mga kaibigan. And then wala na. Ganun lang talaga. Ganyan lang naman talaga. So wait lang, ihintayin natin yung okay lang yung anong tawag? Okay lang ba yung mga shots natin sa ngayon? Parang okay lang naman eh, di ba? Papasok tayong pader. Asan sila? Itayin natin yung mga riders natin. Tingnan natin sa side mirror, oh. Ayan, nagkakabanatan, mga kaibigan, oh. Sino kaya ang kukuha sa ating KOM stage? In a few minutes, makikita natin kung sino ang kukuha. So, ganyan lang tayo sa ngayon. Hintayin natin sila lumagpas sa atin, no? Hintayin natin para makita natin. Kido Pangan being followed by Harold Galang and then Borgia Babag. Then si James Patrick Yu. Andyan lang sila. KOM stage to, ah. So binubuhat ngayon ni Borgia Babag yung ating grupo. Followed by James Patrick Yu and then si Warren G. O, nakikita niyo yung mga aksyon na nagaganap dito ngayon. Tatlong riders ang nakikita natin sa ating screen. Apat na kasama si Kido Pangan, mga kaibigan. Nagkakabit-bitan na napakatulin dito. Hindi ko pa alam kung ilan ang pacing nila ngayon. Wait lang. Papasok muna ako. May salubong tayong truck. Mahirap na. Mapipit-pit yung tormoings ni Mr. Jobu. Wala tayong pambayad dyan. O, nakikita nyo, naka-single file na yung ating mga naglalaban-laban dito, ha. 35 minutes on the clock. 41 minutes to go. As of the moment, hindi ko na alam kung ilang kilometro. Kasi, as always, hindi ko pa na e-export yung video na may overlays. Pero, ayun na nga. Andito tayo. Nagbo-voiceover sa raw video natin. Okay lang 'yan. Importante mahalaga matapos natin na maayos yung ating pag-edit, ano. So, going back to the race, napakakalmado, bit ni Mr. Borgia Babag, ating grupo followed by Kido Pangan, Harold Galang, Warren Pare, James Patrick Yu. Sino pa susunod? Mr. Tristan, Batang Bubulo. And then si Johnson Briones. Si Piolo version 2. Byron. And then another rider from Air Force. Mr. Mighty Mouse. And then si Dian. And then chapter 2 rider. Si Piolo Lug 2 version 1. And then another rider with that black jersey. Christian Sunga na naman. Andito sa gawing likuran. And then Ray the Cyclist.
bumabanat mga kaibigan, si Christian Sunga nagbabalak pumataw dito sa gawing kaliwa ng ating mga manlalaro. Okay, titignan natin ang nasa harapan, anong kalagayan na nangyayari dito sa harapan, ha? Same-same pa rin tayo. Borgia Babagonda at lead pa rin. Binubuhat ang ating grupo. Yeah, dala pa. Yeah. Patunayan natin ang dapat natin patunayan. Pero kung wala tayong dapat patunayan, edi wow. Kido pangan na iinip na sa likuran ni Borgia Babag. Tumatayo-tayo na. Gusto daw ba natin si Borgia Babag? Oh, tumatayo-tayo si Kido pangan. Kaya wala, ayun o, oh, tumatayo-tayo. Ii naman, Borgi, naiinip daw sa likod mo. Si Kido, tulinan mo pa. Nakakainip daw. Alright, so as you saw, maintaining nila dito roughly 30 kilometers per hour. Alright, so ayun, lumulukbak si Kido. In a short while, magkakabanatan dyan. Saan? Di ko alam. Sino? Di ko din alam. Di manood kayo. O, di ba? Ganyan-ganyan lang. Wala pa rin tayong bumabana. Wala pa. It's a prank. Nagkaka-waveban ng konti dito sa gawing kaliwa ng ating... Hindi pa naman kaliwa. Dito lang sa gitna ng ating daan. Napaka gandang tignan kapag naka-single file yung ating mga manlalaro. Ano? Naiinip sila, Borgi, oh. Tulinan mo daw, oh, si Mr. Tristan, oh. Naiinip si Borgi, nagdadala dito sa ating grupo. Naiinip yung mga riders natin sa likod. Pre, tulinan mo daw, pre. Sige pa, tulinan mo. Okay lang ako eh. Ano lang ako dito eh, naka tormoings lang ako, hindi ako napapagod eh. Gumagas lang ako dito. Uy naman, overtake lang natin yung chon tuner natin. Okay, approaching the climb mga kaibigan, dito sa may bandang Korean CC. Ano ang ibig sabihin ng CC? Clan Castle? Ano to? Clash of Clans? Sige, may babana ba dito sa bandang ahon na to? Tumitingin sa likod si Kido at saka si Warren, no? Buman at sa gawing kaliwa mga kaibigan, Warren pare. Humabol si Kido Pangan and then inabol ni Harold Galang and then sino tong si James Patrick Yu, wala to. Oh, si James Patrick Yu mga kaibigan, a 4-man lead. Kaso bumitaw agad si James Patrick Yu. Mr. Warren pare on that second big position followed by Kido Pangan and then Harold Galang kumalas. So it's a one-on-one battle between the two. Warren pare and Kido Pangan mga kaibigan on this battle going to the KOM stage. KOM sprint. Sino ang mananalo dito sa dalawa? Bumana na naman sa gawing kanan mga kaibigan. Kido Pangan inabol ni Warren pare. Itong dalawang to nagkakabanatan dito sa ating ngaon. Papahinga ng kaunti, pero hindi sila nagtutukan. Okay, sino ang susunod na babanat? Lumulukbak si Mr. Warren pare. Lalen G. Nothing but cycling. Check it out on Facebook. Nothing but cycling. Nagbebenta yan ng mga cycling accessories. Hindi ko alam kung may jersey din yan. Pero check it out nyo na lang sa Facebook. Nothing but cycling. Facebook and Instagram page. Check it out. That's from Mr. Warren pare. Alright? Going back on the race mga kaibigan, leading the race is Kido Pangan followed by Warren pare. Wait, meron tayong tuner na nandito ng arang. Oop, bumanat sa kanan mga kaibigan, Warren pare and then Kido Pangan, Christian Tsunga and then another rider. Napakatulin naman, napaka-daredevil, sumobra kayo sa pagka-daredevil. Christian Tsunga bumabanat going to the KOM mga kaibigan, na hinahabol pa rin ni Kido Pangan. Mahabol ba niya? Christian Tsunga and then Kido Pangan. Christian Tsunga took the KOM. Pangalawa dito si Kido Pangan mga kaibigan, pero yung first lang yung may preference nyo sa ano, ha? Sa KOM. That's the second lap going to the third lap. Congratulations Christian Tsunga sa ating KOM. King of the Mountain, Christian Tsunga. Alright, it was unexpected banat, di ba? Okay, turning left. Bababa na naman tayo ng pader. So, babanat ba sila o magkakalma sila? Pero habulin natin si Christian Tsunga sa ating breakaway.
Pababa tayo ng pader mga kaibigan, and as you can see kung inyong nakikita, Mr. Christian Tsunga pa rin on the lead. Wala pa rin tayo nakikita ang mga umahabol sa kanya. So there you go. And then there, nakalimutan ko palagi yung pangalan nito eh. Basta yan yung chapter 2 ni Borgi, pero yung rider palagi kong nakalimutan yung pangalan niya. So sorry pare ha. Hindi kasi ako ganun kagaling talaga. It takes years. Okay, Kido Pangan. Kido Pangan on the third. Sinasabi dito, sige, dalin nyo na, dalin nyo na, dalin nyo na, dalin nyo na. Edi wow. Mababa sila ng Korean CC mga kaibigan. And then yung iba nating nakakasalubong, yan yung mga kasama dun sa ating peloton kanina. Alright. Mababa tayo ngayon ng pader. Check it out natin kung magkakabanatan na naman sila. Pero as of the moment, 42 minutes on the clock. We have 3 riders for our breakaway. So, as of the moment, talo pa rin ang ating leaders. Kido, ay di, si Christian, and then yung naka-chapter 2, and then si Kido. Yan lang ating, yan ang ating mga breakaways ngayon. It's the breakaway trio that we have currently. 43 minutes on the clock. Kido Pangan lumulukbak, naghahanap ng kakampi sa likod or tinitignan yung mga possible na kalaban na sumunod. Sige, sige pa. Tingin, sige lang. Banat lang kung banat. Sige pa, sige pa. Kido Pangan now on the lead for the breakaway trio. Christian Tsunga naman ngayon. And then now, yung naka-chapter 2 naman. Magpasensyaan nyo na mga kamontong. Medyo ano kasi, mga baba kasi yung ating voiceover. Kaya napapatigil ako ng kaunti. Umiinom-inom ako ng tubig kasi natutuyuan tayo. Hindi tayo pwedeng natutuyuan. Alam nyo naman, dapat palaging basa ang ating akmulan. Alright? So, going back to the race, still the 3-man breakaway in front, and napakalayo pa rin ng ating mga peloton riders. And kung napapansin nyo doon sa ating side mirror, ayun, alayo pa nila mga kaibigan. Ganyan-ganyan lang tayo. Ay, nako. Nagpapalitan ng ating tatlong breakaway dito. Ang tanong, will they be able to maintain the gap between themselves and the break and the peloton? Grabe, ang ganda ng English ko eh. Nagkamali pa eh. Langyang yan. Anyway, going back. Still, 3-man breakaway. Wala pa rin yung mga pelotons natin. Lumulukbak yung mga breakaways natin. Naghahanap ng kalaban. Wala daw thrill. Wala daw thrill. At eto na yung mga ano natin, no? Eto na yung mga anong tawag? Peloton riders. Kanan, kanan, kanan. Kaliwa, kaliwa, kanan, kanan. Lumalagpas na isa-isa yung mga kaibigan natin nang galing sa ano? Ayan, tinatanong nila kung last lap na to. Kasi nasanay sila doon sa third lap eh. Third lap yun yung final. Ngayon kasi 4 laps tayo. Kaya, ayan. So, by this time, 4 laps tayo. And then on the second lap, KOM stage. Alright? So, meron na naman tayong another trio breakaway doon sa gawing harapan. Kaya nga breakaway kasi nasa harapan, di ba? Tignan natin sino yung mga yan. Sino yung mga to? Byron, no? Piolo version 2. Ito yun. Tapos si Warren Pare. Tapos sino yung nasa harapan? Sino yung nasa harapan? Hindi ko nakikita na maayos. Si Borgia babag ba yun? Mukhang hindi. White Sox.
Hindi lang nakikita ko White Sox. Black and... Ay, si Borgia babag nga ta ato to. Oo, siya nga. Okay. So, for our second batch of trial breakaway, mga kaibigan, that's Warren Power, Borgia Babag, and Byron. Piolo Look 2 version 2. Alright. Ayan, no? Napakatining ng kanilang sipan. Nandito tayo sa harapan ng Speedway. 47 minutes on the clock. Roughly 30 minutes to go. And then, ang tatlong breakaway natin, nagme-maintain lang ng maganda-gandang pace. And then, in a short while, hindi natin alam kung mahahabol pa sila. Basta ang tinatanong lang natin palagi sa ganyan, will they be able to maintain the gap between themselves and the peloton riders? So, if curious kayo kung mame-maintain nila, nood lang kayo. This race is brought to you by LM Montemayor. Montong TV by LM Montemayor. Hindi, mali. Montong TV by yours truly, LM Montemayor. Tuto Cycling, Strelitzia, Cloud Beast Babe Solutions, and Sticky's PH. Only here at Clark. It works like a dream. Alaga, parang commercial, no? Parang ano, parang alam mo yung commercial sa boxing ni Manny Pacquiao, o kaya sa PBA. This broadcast is brought to you by Montong TV by yours truly, LM Montemayor, Tuto Cycling Company, Strelitzia, Cloud Beast Babe Solutions, Sticky's PH, Only Hero, Clark, Alaka, Ayos yun eh, ayos ba, ayos siya. Kung ayos yan, like nyo na. Kung hindi, i-dislike nyo. Tapos kung may gusto kayong pabago, i-comment nyo. Tapos kung gusto nyo tong, kung gusto nyo magtuloy-tuloy pa tong coverage na to, i-share ninyo. O, diba? No. Tatlo pa rin yung ating breakaway ngayon, mga kaibigan. And as you can see dito sa ating side mirror, medyo malayo yung gap from the breakaway to the Pelotonics. Nandito na tayo sa harapan ng Speedway. In a few minutes, papasok na tayo ng pader. No? Kailan kaya ako magkakaganyang tender yung kumono kay Warren nang hindi ako nagbabayad? Sino kaya mag-sponsor sa akin? No? Sana meron. 49 minutes on the clock. Borgia Babag ang kumukuha ng ating liderato sa ngayon, mga kaibigan, followed by Piolo Look 2 version 2. Ngayon ganyan lang tayo, no? Oh, wait lang. Papahinga muna naman ako. Mababalik ako sa pagpasok ng pader. Okay, so maghihintay tayo ng mga riders natin, no? Hintayin natin yung mga riders natin. Nakita niyo yun, nag-pushit ng sipon si Borgia Gabagabagbag, tapos sumabit sa mukha niya. Yuck! Sabi niyo, yun daw nililigawan ni Borgi, mandiri ka na. Borgia Babag still carrying the group, followed by Warren Pare. Di ko alam kay Warren Pare bakit yung ano niya, username niya minsan Lalen G. Ano niya yung ibig sabihin ng G? Wala naman G sa Warren Pare. Basta, ano, sino pa ba ako para pakialaman yun, diba?
bumanat sa gawing kanan mga kaibigan Kido Pangan, and then dinabol ni Warren Pare. And then ito na naman dalawang pong nagbabanatan. Ito, tignan natin yung action itong dalawang to, at tignan natin kung anong mangyayari sa kanilang dalawa. Op, kaya pala nawala si Mr. Piolo Lugtuna, pasahan na sumpa, naku po, Piolo Lugtuna platan. Pero still, Borghia babag carrying the group, nagpapapalit kay Warren Pare. Hindi yata pumapalit si Warren G, si Lalan G. Nagtatanong na si ano, nagtatanong si Borghi kung ano, kung pa-finish na. Sabi ko, hindi, 4 laps to, merong isa pa. Okay, matayo-tayo si Warren Pare, naiinip oh. Maintaining tayo ngayon mga kaibigan. Maintaining lang. Okay, ganun lang. Hintayin natin sila. Napag-iwanan ko ng konti. Medyo matulin yung ating form wanks. So as you can see, kung inyo nakikita, nandyan sila sa ating side mirror. Sino ba yung nasa harapan natin? Si Piolo ba? Babana ba si Piolo? Galay siya sa plat, nagpalit ng inner tube. Naplatan ka, Pio. Nasumpaan ng kaplatan. Naku po. O, sumpa, lumayo ka na. Umayo ka na sa ibang lugar. Naku po, madami ka ng nabibiktima. Sino ang susunod mong biktima para makakapaganda sila? Yung sabihin sa akin ng aking ma-broadcast. Ang iyo susunod na plano. So nakakainip to, nandito lang sila sa likuran ko. Pero as you can see, kung nyo nakikita, napakatining ng sipa ni Mr. Piolo Lug 2. Napapansin ko kasi kay Piolo, Spinner siya kasi naka 50-34 siya na ano eh, na crank rings eh. Spin yung secret niya dito eh. Kaya talaga. Kung yung iba, masher yung mash sila ng mash sa power, yung naka 52-36 at saka 53-39. Ganun. Ito si Piolo, spinner naman. Iba-ibang riding style para sa iba't ibang player. Ngayon talaga, eh, anong magagawa mo? Ganyan yung riding style niya, diba? Kung ikaw, iba. Eh, di wow. So, kasunod ni Piolo mga kaibigan, si Warren Pare, tapos si Kido Pangan. And, yan oh. Ayan, silang tatlo oh. Tapos si Piolo Lug 2 version 2 nasa likod ni Kido. Ala na! Sumingaw na nga ng tuluyan yung gulong ni Kido Pangan. Goodbye, Kido. You're out of the race. Ala na! Nasumpaan, Kido Pangan. Wala na. Sumpa is real. May sinasabi si Iwaren, no? Kido daw, Kido. Mukhang namumoy shit si Mr. Warren Pare ah. Uy, naku po. So going back to the first climb of our stage. This is the third lap mga kaibigan, ano? Ilang minutes na ba ito? 56 minutes, 20 minutes to go. Okay, nakikita nyo pa rin mga kaibigan, ito rider natin na si Piolo Lug 2 na sa harapan. Pinalitan ni Warren Pare followed by Piolo Lug 2 version 2
Pangatlo si Borgia Gabagabagbag, Christian Sunga sa pang-apat. Tinatanong din nila, last na ba to? Pa-finish na ba to? Hindi, sabi ko hindi. 4 laps tayo ngayon. So, karating sa taas, U-turn pa. Tapos ka-U-turn, yun yung last. Alright? Yun yung last. So, nakikita nyo. Ito, different version of Piolo Lugtus cycling style, riding style. Si Piolo nagsispinning. Si Warren, tingnan nyo. Puro siya power. Masher ang tawag dyan. Kasi ang bigat na sipa niya, di ba? Oh, nakita nyo na. Oh, ganyan yung masher. Yung mabigat yung sipa. Spinner, yung kamuano kay Piolo. Yung ano, yung anong tawag? Spinning lang. Okay. So, si Christian Tsunga nagko-confirm kung isa pa. Di sabi ko, isa pa. So, Borgia Babag nasa uwing kanan ng mga naglalaro, and then followed by Dian, and then Christian Tsunga, and then yung chapter 2 rider. Who's next? James Patrick Yu. Sino pang kasunod? Si Jansen Briones, and then si Brian Karanzing, and then si Warren Pare. Hindi ko na nakikita yung iba. Tapos yung kambal, oh, yung kambal. Kambal sila ng jersey, magkamukha pa sila, bike lang hindi. O, diba? Ganon lang. Nagkakabanatan mga kaibigan dito sa Aon, Mr. Mighty Mouse pumapwesto, tumatayo, ini-sprintan ng ating Aon. O, di kayo nang malalakas ako, nakamotor ako dito, kaya hindi ako lugi, hindi ako pagod, inggit lang ako. Whoa, inggit lang ako. So this is our fourth lap, last lap, final lap. Bababa sila ng pader, iikot na naman ng lollipop, and then going back dito sa likod ng ating finish line sa Hakwa Flanetings. So this is the fourth and final lap ng ating Friday Boys by Tutok Cycling. Again, this is Friday Boys brought to you by Montong TV, by yours truly, LM Montemayor. Tutok Cycling, Strelitzia, Cloudy's Babe Solutions, and Sticky's PH, only here at Clark. Alright, sino nasa harapan natin? Meron tayong isang breakaway followed by, oh, wait, meron tayong Toyota Alphard. Wait, uy, pre, sorry, my bad. Si Ryan Carranza. Nabul tayo sa breakaway. No, wait nyo lang ako dyan. Nakaisang oras na tayo, 15 minutes na lang. Si Mighty Mouse, oh, nandun sa gawing likuran. So nandito sa harapan, mga kaibigan. Ay, hindi ko napansin. Wait, meron ba breakaway? Meron yata. Ba't kasi ako abol kung wala mong breakaway, di ba? So, yung breakaway natin, inabol natin. Sino yung nandito? Borgia Babag, mga kaibigan, on the breakaway. Solo breakaway tayo ngayon by Mr. Borgia Babag. Fitted to perform by Forward Motion. Ayan. Borgia Babag on the solo breakaway, mga kaibigan. Riding that black and maroon specialized alloy sprints. Ayan, oh. Fitted to perform by Mr. Frederick Martin Ilagan. Napaka-stable ng kanyang posture. Napaka-efficient ng kanyang pwesto at posisyon. Napaka-aerodynamic ng kanyang posture. At the same time, napaka-powerful ng kanyang comfortable riding. And napakabigat ng kanyang bike kasi sabi niya yung daw kanyang training wheels 3 kilo. Well, training wheels yun eh, diba? Sa training wheels mas maganda, mas mabigat, di wow. So ayan, at a breakaway natin, maintaining at a speed of around 40 kilometers per hour if I'm not mistaken. Ayan, panoorin nyo na lang yung breakaway ni Borgi dyan sa Lusong, no?
Sabi ni Borgi, ang tagal daw umabol ng peloton, naiinip na siya, alang niya. Maintaining at a speed of 43 kilometers per hour, walang nakakabol sa kanya from the peloton. So it's either binabantayan ng kanyang mga teammates ang peloton or nagpapahinga sila knowing that this is the last and final lap. Sabi niya dito sa akin, binuking niya, si Byron daw yung kanyang tao dito. Byron, Mr. Piololog 2 version 2. So, ayan. Hindi natin alam kung ano yung role ni Byron. Hindi porke sinabi ni Borgia gabagabagbag na tao niya dito si Byron, already means na siya yung sprinter niya or already means na siya yung domestic niya. So, sinabi niya lang siya yung tao niya dito. Pero hindi natin alam kung ano yung specific role ni Byron. So, ayan. Still, on the solo breakaway, Mr. Borgia Babag from Team Seed Composites. Team Seed Composites. O, diba? Ngayon lang, wala pa rin tayong namamataang pagbabanta from the peloton sapagkat subalit, datapwat. Hindi pa natin sila nakikita sa ating side mirror. Pero meron tayong isang rider na namamataan. Sino ito? The Who. Sa layo niyang yan, may napapansin ako sa kanyang jersey, may part na puti. Ewan ko kung Go for Gold jersey ba yan? Kasi Go for Gold jersey, puti sa taas eh. Kung Go for Gold jersey yan, si Warren yan. Borgia Babag, tumatayo mga kaibigan kasi daw na iinip. Lumalapit yung ano natin, solo chaser natin. So kumbaga kung si Borgia Babag, chine-chase. Si Borgia Babag, siya yung MP, tapos yung Chaser Coke. O nga, si ano na ito, Warren Pare. Yung puting jersey sa taas, tapos blue sa baba. Alright, so hindi ako nagkamali. Go for Gold jersey. Alright, hinahabol ang ating solo breakaway. Solo chase, hinahabol ang ating solo breakaway. That is Mr. Warren Pare chasing Borgia Hagabagabagabagbag. They're about to exit Pader, going to Lollipop. So, after sa Lollipop, iikot lang sila. Tapos, akit na ulit ng Pader. Paakit ng Pader, going dun sa may Aqua Planet, yun yung finish line natin. So, as you've seen, Borgia Babag nagtaas ng kamay. Ewan ko kung sinong tinatawag niya dun, si Byron na ba, or iba niya pang teammates. Pero wala pa tayo nakikita, jumajump po. Medyo mahaba yung time sa kanyang pagtawag up to the point na makadikit yung tinawagan niya. Sino bang tinawagan niya? Aba, malay ko. Pumusik na naman ng Ponzi. Si Borgi. Yun, another one. Dumidikit sa mukha niya yan. Kadiri! Oo nga pala, no? Uulitin ko. Tumatanggap na pala ako ng custom design ng jersey. So, kung gusto nyo magpa-design ng jersey, message nyo lang ako sa page ko, Montong TV, or yung personal Facebook account ko, LM Montemayor, and then sa personal Instagram ko, LMNOP. Alright, nandyan naman sa baba yung mga, ano, yung mga social media accounts ko para accessible sa inyo if ever kailangan nyo mag-reach out sa akin. Alright? So, andito na tayo sa Lollipop, mga kaibigan, mga kakaluguran. About to take the turn, going back to Pader. Mr. Borgia Babag on the lead, pulling forward Mr. Warren Pare. Nakikita niyo yung gap ng kanilang height, yung kanilang laki. Malaki si Warren, no? Maliit si Borgia, oh. Pero sa power, hindi natin alam kung sinong mas malakas. Kasi kahit naman sabihin mo na nanalo palagi si Borgi, hindi naman yun yung basihan para sabihin mas malakas na si Borgi kay Warren. Magiging basihan dyan, power meter lang. Piololog 2 on that attempt on the right side of Mr. Warren Pare and Borgia Babag going right, exiting the Lollipop, about to enter Pader in a short minute. So, Piololog 2 attempting to create a breakaway between the beforehand breakaway Mr. Warren Pare and
Borgia Babag. Now the two breakaway before are now called the Chasers. Never mind. Three breakaway tayo ngayon. Breakaway trio composed of Piolo Lugtu, Warren Pare, and Borgia Babag. As you can see, kung inyong nakikita, napakatini! Okay, umiinom. Umiinom, mga kaibigan. So, as of the moment, may inip na yung mga riders natin. Si Mr. JC E. Vergara nag-message sa akin sa Instagram. Sabi, "Idol, what time upload sa Friday Boys? Thank you," sabi niya. Sabi ko sa kanya, editing pa tayo ngayon. As of the moment, it's 2:47 PM Friday, June 4, 2021. Nag-chat sa atin. Pare, huwag kang magalala. Same day upload tayo sa mga race vlogs natin. Alright? So mag-i-edit lang ako and nag-voiceover lang tayo. Alright? Shoutout na rin sa'yo, Mr. JCE Vergara. Okay. So this is the fourth, last and final lap of our race. Maintaining at a speed of 35 kilometers per hour, this is Mr. Warren Pare of Gopher Gold. On the solo breakaway, dito sa ating last and final lap. Alright? Sinasabihan ko na sila dito na pa-finish na. Alright. And then coming second is Piolo Lugtu. Third, Jansen. Fourth, Borgi. Ganyan lang. Oop, yan. Nalobat yung camera natin. So, what? Change bat muna tayo real quick. Ahabol tayo, no? Nalobat. Sorry. Hindi kaya ng isang baterya yung, ano, yung full race sa 4 laps tapader. So, eto. Chasing tayo. Nagpalit lang tayo ng baterya. Sorry, guys, ha? Sorry. Habol tayo, no? Wait lang. Yung van. Wait. Umovertake yung van doon sa Mighty Innova. Ayun na yung mga riders natin. So, 1 hour and 10 minutes on the clock. Roughly, 6 minutes to go. Ito na yung part na nagpapahinga na yung mga riders natin na kasi pa-finish na. If mapapansin nyo, meron tayong isang rider dun sa gawing harapan. That is Mr. Ryan Carranza pero hindi na siya kasali. Kasi hindi na niya sumunod sa ruta and hindi pa naman kasi siya ensayado kaya nag-ensayo pa lang siya ngayon. Nag-breakaway si Dian, mga kaibigan. Hindi na kasama si Ryan pero si Dian kasama. Okay, so ahabulin ba siya? Question for Mr. Dian. Will he be able to maintain this gap? Dian is now being chased by Mr. Jansen Brigones, mga kaibigan, on that red MOB road bike. Nakikita nyo, mga kaibigan, no? Apakatulin. And then James Patrick Yu pumalit sa harapan. Sino ang susunod sa kanya? Nakikita na natin ang mga grupo ng mga siklista na nandito. Hinahabol na si Mr. Dian. Piolo Lugtu bumanat sa gawing kaliwa ng ating mga riders. Hinahabol na naman ng isang rider na nakamoso. Pero nagpahinga na naman, umupo at bumuntot. Piolo Lugtu bumubuntot sa isang rider na nakaputing jersey riding the moso road bike. Bumana na naman sa gawing kaliwa, mga kaibigan. Mr. Piolo Lugtu, nakikita nyo yung kanyang spinning. Kung sa akin, gagawin ko yan, mapapagod ako. Pero sa kanya, secret weapon niya yan. Secret weapon. Ano? Ayan. Maintaining a new pace. And then, binanatan si Mr. Piolo sa gawing kaliwa, mga kaibigan. And then, ayan o. This is a rider from the... Anong tawag dito? Air Force Shopee. Alright, so ayan tayo ngayon, no?
We have another solo breakaway, and the question again comes back. Will he be able to maintain the gap between himself and the peloton group? As you can see, kung inyong nakikita mga kaibigan, mga kaluguran, mga kamontong, napakabigat ng kanya sipa, subalit datapwat. Maimaintain ba niya ang ganyang power, ang ganyang cadence, ang ganyang sipaan? Yes or no? Kung yes, edi like nyo. Kung no, edi dislike nyo. Kung hindi nyo alam, edi don't. Tapos kung gusto nyo mag-comment, edi mag-comment kayo. Tapos kung gusto nyo magtuloy-tuloy yung vlog natin, i-share nyo lang yung vlog natin. So, andito na tayo. Andito lang tayo sa pader dito sa Clark. Ano? And in a short minute, mag-uumpisa na ang ating comment. As you can see, may nagkukumpulan dyan sa gawing kanan. That is Kido Pangan being helped by the group. Kasi naplatan si Kido, di ba? Naplatan sa kanina and ngayon nire-repair yung kanyang inner tube na punitan pa ng tire. Nag-exert ng more effort, more watts ang ating solo breakaway about to approach the first climb of our routes. Ang tanong dito na maimaintain ba niya ang gap na yan. As of the moment, he is showing a good sign that he will be able to maintain this distance between himself and the peloton group. Pero we can never conclude that will be the good, I mean, that would be the final conclusion. Tama pa yung grammar ko, parang may mali. O basta yun, tatagalogin ko na lang. Hindi natin masasabi ng patapos na ganun ang mangyayari kasi hindi pa naman tapos ang karera. So, nandito na tayo ngayon mga kaibigan sa Korean CC. And as you can see, kung inyo nakikita, solo breakaway natin nandito pa rin. And sa ating side mirror, malayo pa rin ang ating mga peloton riders. So, maganda na yung aking naiisip dito na sa kanya mapupunta ang ating kampiyonato. Pero hindi tayo pwedeng magsalita ng patapos kasi hindi pa man tapos ang laban. So, eto tayo ngayon, no? On a short recovery. Hindi to recovery talaga eh, pero medyo patag to kumpara sa part na nasan yung Korean CC, ano? Eto, recovery ng ating breakaway. Ngunit subalit datapuan mga kaibigan, meron tayong nararamdaman pagbabanta galing sa peloton. Nandito sa side mirror natin, nakikita natin may bumanat. Mr. Byron, Piololog 2 version 2, bumanat sa gawing kaliwa ng ating breakaway. Kung ako sayo, ididikdik ko yan. Ipantitirisin ko yan. Gigil. Piololog 2 on that banat on the left, followed by Warren Pare mga kaibigan. Piololog 2 and Warren Pare nandito sa gawing harapan. Nagkakagirian na dalawang to. First and second ang pinaglalabanan ng dalawang to. Piololog 2 on that all out against Warren Pare. Dalawa ang ating rider na nandito sa harapan. Piololog 2 carrying Warren Pare mga kaibigan. Naglalaban per second ang labanan dito. Piololog 2 pa rin na nasa harapan. Warren Pare pa rin na nasa likuran. Warren Pare babanat sa gawing kaliwa ni Mr. Piololog 2 mga kaibigan. Tignan natin, nauusan na nga ni Mr. Warren Pare. Piololog 2 nag-overheat na. Wala na, finish na. Warren Pare finishing first, second coming Piololog 2, third chapter 2 rider. Alright, so congratulations sa ating mga nanalo. That is the first, second, third KOM sprint, Mr. Christian Sunga. Maraming maraming salamat. We out. Susunod natin Sunday, Eco Park tayo. Alright, maraming maraming salamat mga kamontoings. We out.